Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagre-retiro na nga ng isa sa pinakamagaling sa offlane ng MPLPH na si Kilowash. Totoo nga ba na hindi na siya maglalaro sa MPL Season 8? Team ni Boss Dog sa Creators Camp ng ibabaw, High Beats Trinash Talk, Middle East sasali na rin sa M3, Turkey magbabalik na rin sa M3, Bren M2, Championship Skin, bakit nga balance hindi chu? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay naging usap-usapan nga ang balitang di umano magre-retiro na nga si Kilowash ng Aura PH sa Pro Scene. Ayon nga ito sa kanyang girlfriend. Ngunit hindi pa nga ito kinukumpirma mismo ni Kilowash at sa ngayon nga ay nanatili pa rin itong tahimik. Kung ating ang makikita kapatid, na halos watak-watak na nga ang mga miyembro ng Aura PH na nauna na nga nating sinuportahan noong Sunsparks pa lamang sila. Nakakalungkot lamang isipin dahil ang back-to-back champion nga natin noong MPL Season 4 at Season 5 ay hindi na natin makikita na magkakasama-sama sa iisang team. Nauna na nga sila nagpaalam sa playoffs noong MPL Season 6 na kung saan ang ka-rivalry pa nga nila na Onyx PH ang sumira sa pinapangarap nila na Grand Slam sa MPL. Matapos nga niyan kapatid, dalawang player nga ang tinanggal ng Aura PH at ito lang naman ay si Kel BJ at Rencho na kung saan nasa execration na nga ang mga ito. At sa pagsapit nga ng MPL Season 7 ay naging maganda nga ang run ng team na ito. Sa katunayan niya kapatid ay sila nga ang nanguna sa standing sa Group A dahilan para tingalain nga sila ng mga teams sa MPL. Ngunit matapos nga ang regular season kapatid ay hindi rin sila tumagal sa playoffs at kalaunay nalaglag na rin ang mga ito. Matapos nga ang dalawang season na magkakasunod na hindi nila nakuha muli ang kampyonato ay siya nitong dahilan para nga hindi na ipagpatuloy pa ang Aura PH sa MPL Season 8. Isa pa nga sa pumipigil sa Aura PH na ituloy ang team na ito ay ang franchise-based MPL na kung saan napakalaki nga ng bayad para lamang magka-slot ka sa MPL. Kaya ngayon nga kapatid ay wala na ang Aura PH. Ngunit tulad ng sabi ko kahapon, sila-sala pa rin naman ang magkakasama. Ngunit sa ibang brand na nga ito at may nawala na nga rito. Na nauna na nga nating nabalitaan, si Grid na napunta na sa Onyx PH. At ngayon nga, ay si Kilowash naman na pasamantala na nga munang magpapahinga sa MPL. Kumpirmado na nga ito ayon sa kanyang girlfriend na kung saan, hindi na nga natin mapapanood si Kilowash sa MPL na isa nga sa hinahangaan nating offlaner sa ligang ito. Sayang din talaga kapatid dahil hindi na rin natin makikita ang laban nga ni Kilowash at Trimar TC na alam naman nating mainit nga ang mga ito sa isa't isa matapos lang naman nila mag-trash token. At kung ating ding matatandaan na si Kilowash nga ang iniidolo nila Rene J at Dilar sa offlane na nangangahulugan lang naman na siya nga ang isa sa tinitingalang pro player mapanoon at hanggang ngayon. Sa ngayon nga kapatid ay balak na lamang muna ni Kilowash na pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya at mag-focus na lamang muna sa pag-i-stream dahil alam naman din nating napakahirap talaga ng trabaho sa pro scene. Dahil grind is grind talaga rito. Kaya kung totoo man na ganito na nga ang desisyon ni Kilowash kapatid ay suportahan pa rin natin siya sa kanyang stream. Gayunpaman kapatid, nasa desisyon pa rin ni Kilowash kung muli ba itong babalik o hindi sa MPL ayon ito sa kanyang girlfriend.
sa pagpapatuloy kapatid kung si Wild Rift nga ay patuloy na lumalakas sa ibang bansa abay hindi rin nagpapatalo ang Mobile Legends sa labas ng bansa dahil bali-balita nga ngayon na gusto na nga pumasok ng mga Arab team sa M3 o Worlds Tournament ng Mobile Legends na kung saan mukhang lumalaki na nga talaga ang naaabot ng Mobile Legends ngayon hindi lamang dito sa Southeast Asia kundi saan pa mang panig ng mundo. Nauna na rin napabalita kapatid na nagbigay na nga ng interes ang team ng Turkey sa MLBB sa layunin nito na makasali sa susunod na Worlds Tournament ng Mobile Legends o yung M3 na kung saan ating ang mapapansin na halos kakaunti lamang ang bansang nag-participate rito nung nakaraan dahil nga sa pandemya. Kaabang-abang nga ito lalo na't may iba nga tayong team na makakalaban sa M3 kapag nagkataon. May bago na namang dudurugin kapatid. Sa pagpapatuloy, kamakailan nga kapatid ay official na ngang inilabas ni Munton ang mga clip ng championship skin ng Bren Esports sa M2 na kung saan nagulat pa nga ang iba kung bakit Lancelot daw ang inilabas gayong ang napili nga ng Bren sa interview nila ay ang Chu. Oo, hindi ka nagkakamali noon sa narinig mo kapatid. Ngunit hindi nga ito final dahil kahit nga ito ang gusto ng ilan sa miyembro ng Bren sa mga oras na yon, may tutol naman dito. At ito lang naman ay si Carl TC dahil nga Lance talaga ang gusto nito. Isa pa kapatid, ang Lance nga ni Carl ang unang nakapag-savage sa Worlds Tournament ng Mobile Legends. Kung hindi ako nagkakamali kapatid ha. At hindi lamang yon, kung ating ding matatandaan na nagpa-survey nga ang Bren kung anong hero ang kukunin nila. At ang nanalo nga rito ay ang Lance. Kaya naman, Lance nga ang inirelease ni Munto na M3 Championship skin ng Bren Esports. Sa pagpapatuloy, ngayon nga kapatid ay nagaganap na ang Creators Cup ng Mobile Legends na kung saan tulad nung nakaraan nang ibabaw pa rin ang team ni Boss Dogs. Dahil sa lineup pa lamang nito ay titiklop ka na agad. Dahil ito nga ay binubuo nila Boss Dogs, H2O, Rene J, Sagitno at Aaron na talaga nga namang may experience na sa pro scene. Dahil nga rito ay balagbag nga ang mga teams na nakakalaban na nila. At isa nga, sa nakalaban nila ay ang team nga ni Hypebeats na kung saan pagkatapos nga ng laban ay inasar pa nga ito ni Boss Dogs. Natawagan ko kay si Hypebeats. Hello. Oh, hello! Hello! Oh! Ano? Ano? Kadalawa ka na makita ko. Hypebeats, pag na-depress ka baka kumain ka na naman ha. Ano ba? Galingan nyo naman! Ano? Galingan nyo! Kinabahan na yun! Kaba! Walang kaba dun! Ha? Ayun nga, nagtataka nga kami. Pag binan ba namin ni Gojek, ano gagamitin mo? Eh binan yung Harit, binan yung Gojek, ano gagamitin mo doon? Hindi ko pa pinapakita yung isa ko eh. Ganyan, pinakita ko yung eto, tol. Eh, de. Gawin mo, tol. Huwag mo na lang ipakita. Huwag mo na lang ipakita. Ala to. Ala to si Hypebeats. Ay, nag-ano dyan? Panoogin nga natin, guys. Let's watch it. Tingnan natin kung paano yung mga galawan natin dyan, guys. Ha? Oh. So, kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.